Alam mo ba na ang sapat ay sobra? Oo, uulitin ko. Ang sapat ay sobra. Handa ka na bang pakinggan kung bakit? Bakit kaya ang tao gustong-gusto niya yung nagpapasobra? Yung bang gusto niya palaging may sobra sa lahat ng bagay na meron siya. Kapag bibili siya sa supermarket, papasobrahan niya ang bibili niya para pagdating ng punto mawalan, eh hindi siya mauubusan. Pangalawa, sa mga kainan, minsan nga may nakita ako, kasama ko, pinuno niya yung plato niya sa kainan. Sabi ko, bakit mo pinuno yung plato mo? Sabi niya, ayoko nang bumalik mamaya, at least makakain ko na to. At sapat na sa akin to. At napansin ko na madalas kapag nagpapasobra ka, marami ang nasasayang, marami ang hindi nagagamit. Yung binili mong kumot na sobra-sobra, hanggang ngayon hindi pa nagagamit at nasa cabinet pa. Minsan inaanay na nga, minsan nasira na yung tela. Yung binili mo sa supermarket na pagkain, expired na. Or yung kinuha mo sa kainan, hindi mo naubos, kaya ang ending eh sa basurahan. Naku, sayang naman. So, madalas, nagpapasobra ka kasi ayaw mong maubusan. Kasi natatakot kang mawalan. Nagpapasobra ka at hindi ka mapakali hanggat hindi sobra kasi natatakot ka. Alam nyo, may isang kwento dyan eh. Yung kwento ng isang hari. Isang hari sa isang kaharian. Isang araw, habang naglalakad siya sa kanyang palasyo, nakita niya yung naglilinis ng hardin niya. At habang nakikita niya, eh umaawit itong naglilinis ng hardin. Yung habang naggugupit ng mga halaman, umaawit siya. Nagtaka tong hari, sabi niyang ganun. Bakit nakukuha niyang kumanta samantalang nagtatrabaho siya? At ang hirap-hirap ng trabaho niya. Ako na napakayaman, bakit hindi ako masaya? At bigla niya itong tinanong. At ang tanong niya ay, bakit masaya ka samantalang ganyan lang ang ginagawa mo? Ako na mayaman ay hindi masaya. At ang sagot ng kanyang hardinero, hindi ko naman po kailangan lahat ng yan. Ito lang pong ginagawa kong to ay sapat na para maging masaya ako. Hindi mapakali ang hari hanggang gabi. Inisip niya, bakit ganun? Wala nga siya eh. O kaya, sakto lang siya. Pero bakit? Masaya siya. Eh ako sobra-sobra nga, pero bakit hindi ako masaya? Pinuntahan ng hari kinabukasan ng umaga ang kanyang kanang kamay at nanghingi ito ng payo. Sabi niya, alam mo, kinausap ko kahapon tong hardinero natin. Bakit tuwang-tuwa at masaya siya samantalang hindi naman siya ganun kayaman at hindi naman siya ganun kadaming pera at kayamanan? Sabi ng kanang kamay niya, ay kamahalan, hindi pa po kasi siya nasasali sa ating 99 club. Anong 99 club? Sabi ng hari. Ang 99 club daw ay pagbibigay ng 99 pieces of gold sa harap ng pintuan nila na hindi ipapaalam kung sino nagbigay. At sabi niya ang hari, gawin mo na ngayon, ibigay mo na yung 99 mamayang gabi para malaman natin kung anong mangyayari. Binigay ng tagapamahala ang 99 pieces noong gabi na pasikreto sa harap ng pintuan. Kinabukasan, nung makita ng hardinero isang bag na 99 pieces of gold, tuwang-tuwa siya. Bakit? Sinong nagbigay sa akin ito? Diba? Ang swerte-swerte ko naman. Binilang niya 1, 2, 3, 4 hanggang umabot ng 99. Pero sabi ng hardinero, parang may nawawalang isa. Kasi wala namang magbibigay ng 99. Isang daan to, sigurado. Pero bakit hindi to makompleto? Kaya ang ginawa ng hardinero, buong buhay niya, nagtrabaho siya para dun sa isang ginto. Pero alam niyo kung ano nangyari? Napansin ng hari na hindi na siya kumakanta habang nagpuputol ng mga halaman. Hindi na siya masaya. Kasi yung isang yun na akala niya ay kulang, eh palagi niyang hinahanap. Kaya ang nangyayari, hindi siya nagiging masaya. Hindi siya nagiging kontento. Takot siyang mawalan. Tayo ba ay kasama sa The 99 Club? Ang The 99 Club, eh yung mga taong hindi makontento. Yung mga taong akala nila kulang,
pero sapat na sa kanila o sobra na sa kanila. Yung mga naghahanap pa pero sobra-sobra na pala yung mga nasa sa kanila. Yung mga taong hindi mapakali dahil akala nila nagkukulangan na sila. My dear brothers and sisters, ito yung mensahe ng ating ebanghelyo ngayon na pinakain ni Jesus at ang kanyang mga apostoles, na meron lamang 5 tinapay at 2 isda na naging sapat lang, pero nung pagkatapos sumobra pa. Bakit? Kasi naging kontento sila sa kung anong meron at pinagsaluhan nila. At madalas sa buhay natin, hindi natin napapansin ang daming mga bagay na nandyan sa paligid natin na nagpapakontento sa atin, na nagpapasobra pa sa atin na hindi natin nalalaman. Ang daming mga dapat ikatuwa at ipagpasalamat sa araw-araw dahil lahat ng bagay na meron ka ay sapat at minsan nga hindi mo nalalaman, umaapaw pa. Siguro, ito yung dapat nating tignan sa araw-araw, hindi yung kung ano ang pwede nating makuha pa, hindi yung kung ano yung pwede nating mapasobra pa. Siguro tignan natin kung ano yung mga bagay na meron tayo na maari nating ipagpasalamat. Ang pinakamalungkot dito, marami sa mga tao na gustong sobra-sobra yung ginagawa nila, to the point na kahit na magnakaw, mag-agrabyado ng tao para lang makarami, para lang magpasobra. Pero yung tanong sa huli, masaya ka ba? Kontento ka ba? Siguro tignan mo rin kung ano yung mga bagay na meron ka, yung mga bagay na sapat lang. Kasi kapag tinignan mo yung mga bagay na meron ka, kung ano man ang madagdag sa'yo, sobra-sobra na yun. Yun siguro ang tinatawag na grasya. Yung tipong alam mong sapat ka na pero may darating, at yun ay masasabi mong biyaya na galing sa Diyos. Huwag kang matakot, hindi mo ba alam